paninindigan kita. Parang di ko alam kung ano mararamdaman ko sa title. Parang ano eh, parang napilitan o ano ba eh. Parang, alam mo yun, parang hindi siya ideal title eh. Parang, paninindigan kita. Parang di ko alam kung maniniwala. Tingnan natin. Let's go. Kaya ito. Paano kaya nila mga panindigan tong title nila? Nick Ablaw. Kita agad kakastart. Kakastart pala nung kanta, mahal kita agad. Wait lang ha. Pahingahin mo muna kami. Tinstart niyo yung kanta, nasa trend pa lang. Nagkakahiyaan daw, mahal na kita agad. Wait lang. Ulit natin. Ayaw mo maniwalang mahal kita. Ano pang bangkay lang ang kong patunayan sa'yo sinta. Pero naiintindihan ko naman, hindi iwasan nilang masaktan. Di ka madedehado kung sasagutin mo lang ako. I have a crush on a girl but I'm straight. Ah, so may crush din siya sa isang chicks din. Alright. So this is, I guess yung theme nito is yung ano, pagiging bi o pagkakagusto sa other genders. I mean sa same gender. Alright. Kung sasagutin mo lang ako, paninindigan kita, mamahalin kita. Parang yung ano, yung word na paninindigan kita. Parang ano na yun, no? Parang katumbas niya sa panahon ngayon yung mahal kita eh. Parang halos, mas masarap pa yung pakinggan halos kaysa sa mahal kita. Kasi yung mahal kita parang sa panahon ngayon, parang madali na lang sabihin eh. Love you, parang alam mo yun. Hindi kagaya sa mahal kit, sa paninindigan kita. Kasi yung paninindigan na word, meron talagang kaakibat na commitment na tinatawag yun eh. Paninindigan kita. May commitment. Kaya parang yun yung main point, main mensahe nitong kanta na paninindigan kita, higit pa to sa mahal kita. Parang ganun yung sinasabi niya. Kasi committed ako sa'yo, kaya paninindigan ko tong nararamdaman ko, paninindigan ko tong desisyon ko. Nice! Napaka-angas, alright? Ayaw nilang ako'y siya. Napakaangas naman, no? Kunyari ako, chicks ako, no? Babae ako. Tapos sumusuka ka, tapos may taga, alam mo yun? Kasi syempre, yung mga buhok ng babae, parang ano yun eh. Parang magulo, yung parang pag walang tali, parang nababatrip ata sila. Nababatrip ata kayo niyan, di ba? Pag yung ano, tapos sumusuka ka, syempre, tapos may tagahawak kang ganun, parang gumaan bigla yung mundo mo, siguro, no? napaka wholesome. Boys din talaga yung datingan ni ate, no? Ano yun? What if malaman mong gusto kita? Iiwas ka ba? Grabe kasi.
Ito yung ano, ito yung part ng relationship ng tao na madaming hindi natutuloy na mga relasyon na it could have worked, pero hindi natutuloy kasi sa takot na baka ma-reject o baka pagsabi mo na crush kita, alam mo matagal na kitang gusto, yung bond nyo together parang most of the time nasisira eh. Kasi most of the time sa mga gantong sitwasyon parang hindi na naiisip nung kung sino yung gusto mo, hindi niya na naiisip na may possibility ba na mag-gusto ka sa kanya. Alam mo yun, parang hindi ko mag-gets eh kung bakit ganun na napaka-close nyo, tapos pag sinabi mo ng ganun parang nawawala na yung parang ayaw na niya. Parang gusto nang umiwas pero eh. Kasi ganito yung nangyayari palagi men eh. Pag sinabi mong gusto ka, gusto mo siya, umiiwas yung isa eh. Alam mo yun. Kaya madami hindi na nabibigyan ng pagkakataon kasi madami hindi na lang nagsasabi kasi ayaw nilang ma-reject, ayaw nilang masaktan. Kagaya sa parang mangyayari ngayon, parang ano, kinakabahan ako. Sinabi niya lang sa'yo. So parang happy ending to. Ay salamat. Ayoko kasi manood ng mga kahit anong shit, kahit movie pa, MV pa o kanta. Ayoko manood ng ganun na ano, na sad. Kaya napakaganda kasi nag-work. Sampalin mo. Mga makatingin si ate, kala mo naman talaga may pakialam kami sa'yo. Sampal-sampalin niyo yan. Kala ka ba paninindigan mo? Bakit ka na nagpa-apekto? Huwag mo sayangin yung ano nyo, pre. Ma'am, huwag yung sayang, pre, sayang. Break na ka sila, pre. Break na tayo, hindi ko kaya kung ano na sabihin. Real life couple ba tong dalawang to? Kasi parang napaka genuine nung ano ha. Genuine nung band nilang nakita ko ngayon lang, yung ngitian nilang dalawa, parang ano ha. Parang legit, pre. Mas sila. Hindi sila, dito pa sila kilala. Kung sikat man to sila, I'm sorry. Hindi ko sorry. Wala akong idea, pre. Kung hindi sila totoong couple in real life, sobrang galing nila umacting na ano, sa music video na to na parang totoong magjowa sila kasi napaka-genuine sa paningin eh.
Buisit tong kurtina na to. At ano mo yung ano ko eh, nagre-record ako eh, ano ba? Parang legit talaga, men. Mag-jowa siguro talaga. Happy ending, men. Yun. Alit lang. Basta natin ano. Ano to? Starring Patla sa 10 and Agnes Rioma. Wala ba ditong nakalagay na this is a true story? Wala. Wala ata, no? So, I guess that's it. Man, di ko in-expect na magugustuhan ko yung meaning behind the title, man. Kasi hindi ko masyadong trip yung paninindigan kita sa title. Pero napakaganda ng pagka-translate niya dito sa pagkagamit na paninindigan kita. Panindigan na natin to. Sa kabila ng mga nangyayari sa mundo, sa kabila ng mga sasabihin ng iba, paninindigan kita. At pinanindigan talaga ng Ben and Ben ang isang malupit na namang solo song. Napakalupit, lalo na yung music video. Napakaganda, napaka-wholesome. Very nice! So, thank you so much sa panonood. Maraming salamat palagi. Curbs PH.